Yo, check mga kanok, magpaputok. Today, yung pag-uusapan natin is disiplina sa sarili. Disiplina sa sarili, bakit? Kasi nga, kanina, natanggalan ako ng bracket sa brace ko, diba? Nagpa-brace na nga ako. And galing ako sa dentist ako kanina. And I decided na ipagabit na nga ito. At nagbayad ako dahil nalunok ko yung bracket. Ngayon, yung bracket na yun, kapag nalunok mo, magbabayad ka. Ngayon, kung hindi mo naman nalunok, magbabayad ka pa rin, pero sa murang halaga. Ang pinag-uusapan natin dito ay disiplina. Hindi naman tayo pinagbabawalan ng mga dentista, mga doktora, ng bawat isa, kung sino man yung mga may braces na huwag kumain ng paborito mong pagkain. Since kumain ako dyan sa Toyong's Garage, and then hindi ko napigilan kumain ng sisig dahil sa serve pa lang nila, magugutom ka na. Tinry ko kasi yung Anli nila. Yung Anli nila na 200 pesos lang. Pag-uusapan natin yung mamaya, pero pupunta muna tayo dito sa braces ko. Pwede naman kumain, sabi ng doktor at doktora, or dentista natin, ng mga pagkain na paborito natin. Pero, as much as possible, dapat hinihimay natin. Like for example, yung chicken, dapat hihimay natin yan. Ano pa? Nadali kasi ako sa sisig kasi nga, sa sobrang sarap, kinain ko na lang na kinain. Hanggang napansin ko, wala na akong bracket. Habang nagbablog ako, hindi ko alam kung i-stop ko na ba yung vlog ko nung time na yun, nung nasa Toyong sako kasi nga, yung tao ko kasi, sumabit na yung pagkain sa braces ko, dahil tatanggal. Ngayon, nakapagpakabit na naman ako, and siguro aral na rin sa akin yun. Para sa akin, malungkot ang isang doktor or dentista, hindi dahil para kumita sila, no? Malungkot sila dahil natatanggalan tayo ng bracket, okay? Kasi, hanggat maaari, huwag tayong matanggalan. Kasi tayo din yung magiging maapektuhan. Kasi nga gagastos tayo ng halagang ganon. Kung ano yung nasa kontrata. Kasi lahat ng dental clinic dito, may kanya-kanyang kontrata yon, okay? So, as much as possible, mag-iingat tayo at iiwas tayo sa mga bawal na pagkain na makaka-apekto sa mga bracket or sa braces natin. Okay? Pag-usapan naman natin yung Anli. Sabi nga natin, disiplina, di ba? Pero kung pag-uusapan natin ni Anli, iset aside muna natin yung disiplina kasi maghahamon lang muna ako na mga paputok ko dyan. Kung sino mga paputok ko dyan? Gulod, Kalamba, Santa Rosa, Binyan, Kabuyaw, lahat ang paputok dyan. Kahapon, kumain kami ng aking kaibigan. Shoutout kay Melvin Alcira. Kumain kami sa halagang 200 pesos. Isinerve nila yung pagkain doon sa Toyong's. Pag-serve nila, antimano may isang flavor na chili, garlic, sriracha, at saka, oy, ito, sabaka. Ito yung kasama ko kahapon kumain. Ayan, kay Melvin. Tol, naubos ba natin yung ikalawang ikalawang serve sa atin? Hindi. GG agad, kasi nga. Hindi kaya, so sobrang dami ha. Biro mo 200 lang yun ha. Ngayon, hinahamon ko kayo, mga paputok, na kung sino man yung makaka-apat na serve, ay may ibibigay akong isang regalo na ipagmamalaki nyo dahil kayo lang ang meron nun. Pangako po yan, kayo lang. Sa ngayon, pero malay mo, biglang may bumili sa akin, hindi pagbebenta natin. Pero ibibigay ko sa inyo yun, bigay lang talaga, mga paputok. Sana makilahok kayo sa aking pakulong to. After nun, ambaw, naka-apat ka na, isang tao lang to ha, naka-apat ka na, malalaman ko naman yung kung mandadaya kayo. Naka-apat ka na, ngayon lalapit ka ngayon sa may-ari ng Toyo. Sabi mo, sir, napanood ko po yung vlog ni Nok Nok Paputok, at kapag naka-apat daw po ako, ay sabihin ko daw po sa inyo, and then, itatanong daw po ni Nok Nok Paputok na, may naka-apat ba dito, pare? Yun. Ngayon, sasabihin mo yung pangalan mo sa akin. Then after nun, malalaman ko yun. Ibigay mo lang yung Facebook account mo, YouTube account mo. I-chat kita agad. Agad i-chat kita ha. Para makuha mo yung price na para sa'yo. No? Okay, marami salamat sa inyong lahat. At dito na natatapos yung short vlog natin dahil na-share ko lang yung disiplina pagdating sa may mga braces. No? Hindi ako nagyayabang. Nangangaral ako para sa inyo. Dahil, well, kung mayaman kayo, kahit lahat matanggal to, eh, mayaman kayo. So, sige, tuloy nyo lang yung mga ginagawa nyo. Pero there's no reason para magpalagay ka pa ng
braces kung magiging pabaya ka rin naman. Okay? Maraming salamat sa inyo lahat. Sa mga nagtatanong dyan kung lagi ako makapag-vlog, hindi po ako makapag-vlog dahil sports fest ngayon ng City Hall of Cabuyao or ng mga anniversary kasi ng civil service ngayon. So, yun, may party-party kami. At ipapakita ko lang yung short games na nakita ko kaninang umaga dahil tuwan-tuwa nga ako eh. Tuwan-tuwa ako dahil until now may laro pa rin palang ganito. So balik tayo dun sa simula and then after nun, ending na tayo at ito yung ending ko. Gagawin ko na. Pero bago yon, eto muna. Yo, check mga kanyang napaptop. Kasalukuyang ginaganap ngayon ang 119th anniversary, ang civil service anniversary at tara, sisatin natin dahil isa sa pinaka paborito kong laro ay nilalaro nila ngayon at yun yung patintero. So tara ka, silipin natin. Dahil sa edad nila, nilalaro pa rin nila to. Tara ka. Ops, hindi tayo makapag-video doon ng nakapagsasalta dahil baka makapiray tayo, kaya montage na lang tayo. Hey! Kung mapapansin nyo mga paputok, may linya sila dito, ayan. Dahil lang pwede maglaro yung mga tao. Yan, bow player. So eto mga kalaba, sila yung mananaya. Dito lang sila pwedeng gumulaw ng gumulaw sa bawat linya. Unlike sa kanila, pwede silang pumunta dito. Pero ang pasok pa rin nila kahit saan. No. Yung mananaya lang sa bawat linya lang sa bawat linya. Then, pero pinagod. Antay. Hey! Isa na, dalawa. Dalawa, op, tatlo, apat. Jangan kalah. Oh, may nakapasok. Yung pala ang pinakamahalaga. Approve yun, approve. At yun, mag-ending na tayo mga paputok. Sa mga nagtatanong dyan kung lagi akong mapag-vlog, hindi ko po magagawa yun dahil may trabaho po ako. Once again, ako nga pala sino ako magpaputok na lagi nagsasabing take care. Cause we care. Bye guys! Subscribe! Shoutout ulit kay Meg. Sana mag-vlog ka na. Alam kong busy ka. Pero shoutout pa rin sa iyo dahil lagi kitang sinashoutout. Idol na idol kita. Salamat!